Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Billy Sabala again. And for today's episode, gusto ko lang i-share sa inyo na magluluto ako ng simpleng beef caldereta. So, ginamit kong karne dito is yung beef rib. Dahil alam naman natin, pagdating sa mga masasarsang ulam, pagkain, lalo na pag baka, yung mga rib part talaga yung masasarap dyan. So, tara, simulan na natin. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please consider subscribing. Tara, magluto na tayo. Isang kilong baka. Ang gamit ko dito ay beef ribs, sibuyas at kamatis, liver spread and nor beef cube, bawang at bell pepper, carrots at patatas. Gumagamit din ako ng tomato sauce. Ito pala ang kumpletong listahan ng mga gagamitin natin. Tara, simulan na natin. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang kawali at ipapan fry ko lang ang ating beef ribs. Haluin lang natin hanggang sa maging brown ang ating karne. Ito ay optional lang. Okay lang kung hindi nyo ito gawin. Pag nag-brown na ang ating karne, ilipat natin ito sa malinis na lagayan at itabi. Nagpakulo lang ako dito na mainit na tubig sa ating pressure cooker at titiplahan ko na ito ng asin, sibuyas, dahon ng laurel, at pamintang buo. Ilalagay ko na din ang ating pan fry na beef ribs. Dahan-dahan natin itong ilagay para hindi naman tayo matalsikan ng mainit na tubig. Tatakpan ko muna ang ating lutuan. Hindi ko muna ito ilalak dahil magtatanggal pa tayo ng iskoma o yung dumi sa tubig. Ito yung mga nakikita nating brown na lumulutang. Kailangan matanggal natin ito dahil nakakatulong ito sa pagtanggal ng hindi magandang lasa sa ating caldereta. At ayan, natanggal na natin lahat. Pwede na natin isara ang ating pressure cooker. Lulutuin natin ito between 30 to 40 minutes. At katulad ng dati, mag-uumpisa lang ang ating pagbilang once natumdog na yung pito ng ating pressure cooker. Makalipas ng 30 minutes, luto at malambot na ang aking beef ribs. Hanguin na natin ito at ilagay natin sa manlinis na lagayan. Nagpainit lang ako dito ng mantika sa ating kawali at gisa na natin ang ating bawang.
sibuyas. Kamatis. At ilagay na rin natin ang ating pinalambot na beef ribs. Haluin lang natin ito at isunod na natin ang ating tomato sauce. Haluin lang natin hanggang sa ma-distribute ang tomato sauce sa ating karne. Ang susunod, ilagay na din natin ang ating beef stocks. Ito yung sabaw na ginamit natin kanina sa pagpapakulo ng beef ribs. Pagkakulo, ilagay na natin ang ating Knorr beef cube na tumutulong para mas maging buo ang lasa ng ating beef ribs. Pagkalagay, haluin lang natin ito ng maigi. Ngayon, ilagay na din natin ang ating liver spread. Ito naman ang isa sa pinapaborito kong pampalasa at pampalinamnam sa ating beef caldereta. Haluin natin ito na maigi hanggang sa maluto ito. Mas maigi na tinitikman natin ang ating niluluto para makapag-adjust tayo sa lasa nito. Maglalagay na rin ako dito ng asin. At pamintang durog. Isusunod ko na din ang ating bell pepper. At ilalagay ko na din ang huling sangkap ng ating beef caldereta. Ilalagay ko na ang ating hiwang patatas.
at carrots. Lutuin natin to ng between 5 to 8 minutes o hanggang sa lumambot na ang ating gulay. Eto na, luto na ang ating beef caldereta. Ihain na natin ito at tara na, kumain na tayo. Maraming salamat sa panonood.